tol. Dito sa Wasak, kadalasan ay mga ginagas natin dito, kundi mga politiko, mga sexy starlet. Lalong-lalo na mga, minsan din may mga sexy starlet. Pero paminsan-minsan mga kapatid, ang bisita natin ngayong gabi, ito ay dapat laging ginagest sa mga kung ano-ano mga talk show. At itong mga isyong ito, ang dapat naman talaga pinag-uusapan. Mga kapatid, ako'y kinakabahan ngayon, nanginginig ako sa aking kinaupuan. Dahil ang bisita natin ngayon ay isa po sa mga higante ng panitikang at intelektualismong Filipino. Mga Filipino, tandaan po, letter F. Ha? Isa pong matinding at talagang nakabibinging palakpakan dapat ang salubong natin kay National Artist for Literature, Virgilio Almario. Sir, magandang gabi, sir. Salamat. Salamat sa iyong panyay. So, buti naman, sir. Binigyan niyo kami ng oras. Okay, hindi ba nakakatawa na biglang sunod-sunod ang iyong paglabas sa telebisyon? Dahil dito sa mainit na isyo nga ng Filipinas versus Pilipinas, ikaw ba hindi pa naririndi sa ganito usapin? Well, nakaka-buisit din kung isa na, pero pag inisip dahil ang dami kong panahong naaksaya pagpunta lamang sa mga studio. Ngunit sa kabilanda ko, dahil trabaho ko ang nasa sangkot, kaya kailangan ako talaga magsakripisyo, lalo na para sa kapakanan ng ating wikang pambansa. Ilan taon na po kayo nagtuturo? Ilan taon na po kayo nagsusulat? Halos napaka-regular po ng paglabas ninyo ng mga aklat, eh, no? Pero at any time... Actually, sinimulan na namin kasi itong bisita natin ngayon. Kasama ba natin ito? Kasi namang palad. Ganun. Papirma ka. Kaya ka na-late. Maintindihan mo kaya yung mga yan, Jun. Pinipilit ko intindihin eh. Ay, so, may ganyan din ako. Pero delikado yan. Ito, sir. Biligtas ko pa sa undoy. Pero nagulat ka ba na biglang naging mainit na issue ito? Totoo. Totoo. In fact, nasa Bicol ako nang biglang sabi ng opisina, marami yung naghahanap dito. So, bakit ako hinahanap niya? Wala namang nagaganap na bago sa aking buhay. Tapos noon pala, yung aming resolution tungkol sa Pilipinas, na noon pang April namin April ginawa, pa, diba? Ay may pa. Isang nakatuklas at iginawa ng write-up. So, ayun, nagkagulo na sa social network. Yun po nagagawa talaga. Paano po yung mga ganito? Tulad dito, nalathala na. Talaga yung Pilipino. Eh, wala tayong magagawa dyan. Pero yung luma kung naman... Kung naman ay sikat na at magkakaroon ng second edition, papayuhan natin siya. Nabaguhin. Pero ito, yung kina Osabel, Filipino naman siya, F. Pero luma na rin ito. Yan siguro yung nakabasa na dun sa aking mga ginagawa. Kasi pero 1987 ko pa ito kinakampanya. April lang yari, pero pag binasa mo yung mga sanaysay ni Sir Rio, mula noon pa lang, dito sa kanyang mga compilation ng Filipino para sa mga Filipino. As early as 1992, kinakampanya na ito na Filipinos dapat ang gamitin. Okay. Saka itong dictionary, English-Filipino. Nire-reprint lang yan. Tagal ng dictionary yan. Pero tol, bakit kung may libro ni Imelda Marcos? Hindi naman. Hindi, nagkamali. Hindi siya sa lahat. Hindi, tinitignan ko lang. Pag nakikita niyo ba yung ganito, anong naramdaman niyo? Maganda. Maganda. Tingin ko, healthy rin to, Sir Rio, na kumalat tong gantong ano. Kasi parang at for once, at least, pag-uusapan natin ang lingwahe. Ang wika. At yun ang isa ko ikinatutuwa. Nalulungkot nga ako pagka nabasa ko yung ibang mga nasa kung ano-ano mga trend. Tapos sinasabi, bakit pinag-aaksaya ng panahon niya? Wika lang yan. Pero ganun din yan eh. Parang dati pinag-aaksaya yung buhay ni Chris Aquino. Love life ni Chris Aquino. Tingin ko, mas healthy discussion ito. Kayo po ba, gano'n po kayo ka-active sa social media, Sir Rio? Hindi po ako active. Kaya hindi ko nalalaman kung ano nga nangyayari. Okay. Meron lang nagte-text sa akin kumisa, nag-feed sa akin, baka nakakita ng... Hindi ko kayo nagbukas ng Twitter at saka... Hindi ko ugali yun eh. Meron akong Facebook account, pero iba nagmamanage nun para sa akin. Hindi niyo po makikita yung mga... Hindi ko talaga nakikita. Yung mga naka-bikini na friends. Sayang po yun, Sir Rio. Mukhang polarizing pa rin kasi itong isyong ito, Sir Rio.
At marami pa rin hirap tanggapin ang Pilipinas. Kasi nahihirapan daw silang bigkasin yung F. Talaga namang mahihirapan, lalo na yung mga Tagalog. Mm-hmm. Dahil talaga yung mga Tagalog, kulang ng complexity yan nila. F na ang tawag nila eh. Mm-hmm. Ay, ayoko ng F. Mas gusto ko yung simple lang, di lang ng mga Tagalog eh. Mm-hmm. Pero, dapat nating isipin na ang buong Pilipinas ay hindi mga Tagalog lang. Mm-hmm. Mm-hmm. So, nagkataon na ang dami nating mga kapatid na may F sa kanilang dila. Mm-hmm. So, yun ay pagsasaalang-alang lamang sa katangian na wala sa mga Tagalog. Mm-hmm. Mm-hmm. Lalong-lalo na yung mga sa Norte, ay, mga lingway sa Norte. Oo, yung Cordillera. Mm-hmm. Oh. Hindi lang yun, ha? Recently, nakakita ako na isang translation ng K-12 learning material sa Tibuli. Mm-hmm. Halos bawat line nung may F. May F. Talagang Pacifica Palaypay. Yung Tibuli. Kibigan ako kung ano eh. Wala apelido niya, Falagi. Mukhang wala silang P eh. Mm-hmm. Sa Tibuli, ha? So ibig sabihin mo sa Mindanao. Grabe. Fascinating. Ang mga Maranao, ang mga Ifugao. Ay, lalo na Ifugao. Kasi apelido nila F din eh. Kasi seryo, ito naman talaga yung goal ng national language, no? Ito. Na nakapala sa konstitusyon natin na parang nasa proseso pa rin tayo ng paglikha sa kanya, no? Tama ba yung seryo? Hindi naman paglikha, kundi nasa proseso tayo para yung tinatawag na corpus ng ating national language. Yung Tagalog, yumaman pa siya ng yumaman at yumabong ng yumabong sa pamamagitan ng ating mga wika sa Pilipinas. Yun nga ang aking naging problema noong pang 1987. 1987, nilagay sa Constitution na Filipino ang ating wika. Sabi ko, hindi pwede magtapos ka lang doon na Filipino ang wika. Kung wika ay Filipino, dapat yung bansa sumunod doon sa spelling. Yung mga in-interview namin, sabi nila, yung Filipino, subject. Yung Pilipino, tao. Yung sinasabi nila. Yan ang ginawa kasing mga paliwanag ng mga author na hindi makita yung dapat magkakaterno. Ako yung nasa pagteterno eh. Hindi ko pa noon talaga natutuklasan na dami-dami palang wika sa Pilipinas sa may F. Ito lang mga ng mga Tagalog ang wala. Considering, taga-Bulacan ka pa. Yun ang aking kwan ngayon. Kailan po ba nagsimula yung Pilipino? Na Pilipino, 1959. So, bago lang pala talaga. Dati kasi yan, nandun na yun. Kaya lang, noong 1959, nagkaroon ng department order si Education Secretary Jose Romero. Yung tatay ni Eddie Romero. At siya yung nag-utos na, siguro dapat gamitin na natin ngayon ang pangalang Pilipino para sa ating wikang pambansa. Kasi dati, wikang pambansa lang ang tawag. So, ayun, doon nagsimula yung kwan. At Pilipinas ang pangalan din daw natin officially nung panahon ng Hapon. Tama ba yun, sir? Hindi naman officially, kundi dahil kinilala nila yung abakada ni Lope Casantos, ayaw nila yung English na Philippines. At lahat ng bahay na kolonyalismo, ayaw nila. Di ba? Napaka anti-Western ng ating kanon eh. So yung abakada, Tagalog lang pala. Tagalog lang yun. Hindi talaga yung... Hindi naman necessarily Tagalog. Ano? Kasi yung mga Bisaya din, mga Kapampangan, mga Bicolano, wala talaga, hanggang doon lang talaga yung mga letters. Walang F talaga. Walang F, walang V, walang J. Ang argumento rin kasi para sa paggamit ng Pilipinas is talagang hango talaga sa pangalan na we were named after, sinasabi mo, no? After one of the greatest kings. Felipe. Felipe. Okay. Tapos Filipinos din ang pangalan na ginagamit ng ating mga bayani noon. At hanggang kay Bonifacio. Kay Bonifacio. Although Katagalugan yung ginagamit. Mga knowledge saka ano. Siyempre, si Rizal lalo na ay Espanyol ang kanyang ginamit. So, Filipinas ang lalabas doon. Pero yung ating mga writers, hanggang nung 1900, makalagpas pa, kapag sumulat sila ng pangalan ng bansa, ay Filipinas ang inilalagay. At nung Declaration of Independence, Filipinas ang tawag sa atin. Republika. Tsaka yung La Liga. Filipina. Here is a Castellano kasi nga yun. Pero may mga magtatanong pa rin, may mga kritiko magtatanong pa rin, sir. Baka masyado namang yatang pumapanik tayo doon sa kolonialismong Castilian. Hindi naman. Marami nga nagsasabi ng gano'n.
Ngunit pinapaliwanag ko nga na, una, kaya ako lang binabanggit yon, bahagi yun ang kasaysayan. Di ba? Hindi naman natin maitatutwa na sa loob ng 300 taon, under tayo kay sa mga Espanyol. At kahit paano, marami tayong namana doon. Inabuso tayo, inalipin tayo, pero meron ding mga binigay sa atin. At isa na nga yung pangalan na kung tutusin, siyang naging unang bigkis. Dahil noong araw, wala namang pangalan yung lahat ng pulo na yan, 7,100. Tagalog, Bisaya. Kalat-kalat tayo. So, unifying factor ang naging pangalan. Naging isang unifying factor. And in fact, kung hindi yon, di ba makikita mo, dahil naging unifying factor, at the same time, abusadong factor, nag-revolusyon. Kung wala yung pagka-unify na yon, saan nagsisimula yung ating Philippine Revolution? Kayo ba, matatawag yung sarili na purista? Paano ako magiging purista? Nag-EF ako. Purista. Purista. Sa isang purista. Kasi di ba, Sir Rio, okay, may mga ini-insist kayo, kunyari, lalong-lalo na yung mga issue sa media, no? Kunyari, word lang na aspeto versus aspekto, no? May tinatawag sila na prescriptive versus descriptive na, ano, no? May mga magsasabi na yung tanggapin na natin yung aspeto kasi mas maraming gumagamit. So, yun ang descriptive. Statistika kaysa sa, ano ba? Estadistika. Estadistika. So, mas common yung estadistika. Ang atin naman dyan, yung mga talagang mga linguistics expert natin na ang tawag nila sa kanila, descriptivist, ano? Alam niyo yung mga tao na yun kasi, talaga ang trabaho lang nila mag-describe. Wala kang matutuhan doon. Paano ko magtuturo ng language kung lahat ay tama? So, kung ang nagsalita ay ngongo, lahat sila mag-ngongo. Ilalagay mo sa diksyonary yung ngongo. May lasing ka na inkwentro. Nagsalita sa'yo ng lasing. Lalagay mo yun dahil descriptivist ka lang. Kasama yan sa gamit ng wika. Hindi ganun ako. Naniniwala pa rin ako sa mga grammarians na merong modelo ng paggamit ng wika. Unang-una, noong pang-araw, ang sabi nila, pinakamahusay na modelo ng paggamit ng wika ay Panitikan. Kaya nagsisimula sa saliksik sa Panitikan ang paghahanap ng mga tuntunin sa wika. Hindi sa kalye. Sabi naman nila, karamihan naman daw nung slang, nagiging formal word din, kalaunan. Parang ganun. Hindi necessary. Yung mga tinatawag na lang slang, kuminsan, alimbawa, binanggit mo na kanina, mga aspeto at saka kwan, hindi naman yan kamalian ng taong bayan. Kamalian yan ng mga edukado na gustong mag-Kastila, hindi naman marunong mag-Kastila. Bakit di na lang sila gumamit ng English? Tapos sa sana sa aspect. Kunyari, nag-Espanyol pa sila. Hindi naman nila kabisado yung Espanyol. Hindi ko lahat ng Makata ay may gantong kalataas na antas na interes sa lingwahe, no? Paano po nagsimula yung gantong interes ninyo sa language? Palagay ko, bilang manunulat at Makata, kailangan mag-umpisa ka sa language. Dahil yun lang instrumento mo, parang kung karpintero ka, dapat marunong ka magmartilyo at saka maglagare. Wala ka na ibang instrumento, wika lang. Kailangan mo ito i-master. Hindi pwede yung kung ano lang yung napulot mo sa nanay mo, yun lang ang gagamitin mo. Nung 60s, 70s, kayo yung mga rebelde. Pero ngayon, parang kayo na yung establishment. Nagre-rebelde pa rin ako. Sila yung mga establishment. Hindi ba yung mga tagat Pilipino, na Pilipinas, sila yung establishment ng 1960s at 70s. Sila ngayon yung kinutweet ko para magkaroon ng bagong pag-iisip. Ang dami-dami yung ginagawa, both administratively and nagtuturo pa kayo. Meron ka bang goal sa sarili mo na parang at least ganito-gantong period sa ano ay magsusulat ako at maglalabas ako ng libro? Well, as a writer, yun ang aking discipline. Na talaga naglalaan ako na at least isang oras, isang araw. Sa isang oras na yun, nakatutok yun na... Harap lang ako sa computer, sa Makinila, sa computer. Kahit ano lang yan, basta harap ako doon. Kung wala akong may sulat, tigil ako after 1 hour. Pag may dumating, hindi na ako matutulog. Yung ganun yan. Lalo pa kung may sashimi, no? Naku! Diba? Mahilig daw ito sa sashimi.
Ang malupit kasi sa kay Sir Rio, napagsasabay niya ganito, at the same time, may mga kritika pa siya na ano. Na hindi lang kritika, alagang may matinding pananaliksik involved. So, napagsasabay pa minsan na parang nagsusulat ka ng mga koleksyon ng tula, at the same time, nagre-research ka. Ganon yung hilig ko eh. Unang-una, ang wika ay kinakailangang sinasaliksik. So, kinakailangang magbasa ako ng mga lumang manuskrito. In fact, yun ang nagpalakas sa aking interes sa Espanyol. Kasi pag nagpunta ka sa lumang dokumento, Espanyol lahat ang tawag mo. O kaya cultural studies. Nag-translate din po kayo nung kay Rizal, di ba? Oo. Ito lang naman, tinranslate niya. Tinranslate niya kay Rizal. Siguro may mga magtatanong sa mga manunod, bakit kailangan pang magkaroon ng isang bagong pagsasalin ng No Limit Angere? Hindi po sa pag-iabang. Palagay ko ngayon sa mga salin ng No Limit Angere at El Filibusterismo sa Filipino na nasa-nasa ng Bukusto. Ito lang akin ang nakasalin sa manuskrito ni Rizal. Diretso sa manuskrito? Kasi iba galing sa... Yung iba kinopya lang. Paano ho kayo tumambay noon dati? 60s, 70s, kasama yung mga ibang mga... Batang recto ho ba kayo? Mga batang... Kasi, UE. Paano kayo tumatambay noon? Batang recto. Saan itsura ng recto? Ang una kong mga libro, binili ko doon sa mga tindahan sa recto. Sa Ascaria. Piso-piso lang noon eh. Yung mga second-hand books. So, yung aking unang T.S. Eliot, doon ko na po noon. Hindi sa National Bookstore. Parang grupo nun, di ba? Yung modernist. Ano yun? Ako naman, hindi kasi ako nag-aaral ng literature eh. Political science ako eh. Kaya talaga, kailangan kong magbasa. Inubos ko, halimbawa, siguro ang mga 4 na taon ng aking buhay sa pagbabasa ng literatura bago ako nagsimula ng 23. Kailan nagsimula interest niyo sa panitikang Filipino? Anong ako'y... elementary, susulat na ako. Noong ako'y high school, pinagmamalaki ko na bilingual ako. Sulat ako dito ng English, sulat ako ng Filipino. Panalo pa rin, mga contest, palagi ako nananalo. So, bilingual. Punta ako sa UP. Tingnan ko yung mga sinusulat sa Philippine Collegian. Nakakaya pala sinusulat ko sa UP. Kasi bigla ako, hop! Teka, hindi na yata kailangan bilingual ako. So, nagtingil ako ng pagsulat. Anyway, political science yung aking kwan eh. So, hindi ako nagsulat muna. Lahat ng sinusulat ko, tinatago ko lang. Then later on, sinunog ko lang din lahat yun. Kasi nung ako na seryoso nagsusulat sa UE, nakita ko na kahit yung aking mga sinulat sa Pilipino ay dapat... Parang nahiya kayo, rin, nahiya kayo sa sarili nyo, no? Sulugin na to. Ipatakilan na. Kayo ba eh, tingin nyo eh, handa na kayo magretiro, sir? Hindi pa, oo. Eh kasi nga, susulat pa ako ng nobela eh. Susulat pa ako ng duna. So, I think, meron pa akong mga 6 na collections na dapat tapusin. Wala pang lumabas pa lang dula, no? Galing sa'yo, wala. Wala. May nasulat ako pangit, kaya hindi ko pinagmamalaki. Minsan ba may mode ka na parang, hindi ako nakakasulat ng tula ngayon, pero yung kritisismo ko tuloy-tuloy lang. Iyon ang maganda sa akin eh. Hindi ako mapapakante. Kasi nga marami akong ginagawa. Kung wala yung aking kritisismo, ito nire-review ko. Kasi this is the second edition. Ang plano ko, mag-third edition ako within the year. So, pag wala akong ginagawa, nagtitingin lang ako dyan. Nagtatype ko, error. O kaya nagbabasa ako ng lumang dictionary. Yun ang aking issue. May panahon ka pa ba mag-easy reading? Oo, yung dictionary. Pleasurable reading lang para sa'yo. Ganyan. Minsan, pagtitignan mo lang yun. Ganda nito salita nito. Sarap gamitin ito, di ba? Yung mga ganon. Ito, kanina nakita ko, utot eh. Nasa dictionary ito. Naman, oo. Yung Wilson Boos. Alam mo, pati yung pleasure of reading mo. Wilson Boos. Wala ako noon. Ikaw, dictionary talaga. Ito, Jun, basahin mo itong entry na ito. Yan. Yan, tira mo. Yan, yun na ito. Bastos yan. Bastos ba ito? O, may lalakas. Okay. Malagkit at maputing likido na lumalabas sa... Ay! Sinabi. Di ba edited yung mga ganyan? Hindi, nasa dictionary naglalaman lang kasi. At naglalaman ng similya. Ano no? Panahon ng Espanyol, nilalagay na yan. Ang dami mga bastos sa salita sa dictionary Espanyol. Dapat hindi edit yan, no? Hindi, pero ang ginagawa nila, nakasulat sa Latin. Pag nag-Latin sila, alam mo bastos siya. Hmm.
Okay, Sir Rio, yung Jejenese, sa tingin mo ba mai-integrate ito sa national language natin, sinasabi? Depende sa magiging una, lakas nila para maka-influensya ng mas maraming tao, di ba? Sa ngayon kasi napaka-exclusive pa rin lang. Pero namamatay na rin siya ngayon. Mabilis kasi, yan ang problema sa kwan, sa colloquial language. Mabilis magpalit yan. Ang nauuso ngayon, walang punctuation. Talaga? Tuloy-tuloy lang. Sa pagsulat. Kasi sa Twitter, may karakter eh. So, parang pag naubusan ka, tatanggalin mo na yung mga period. Kahit naman sa text, ganun lang. Sayang yung kwan eh. Tayong space, eh. Oh, no? Nung una kayo naka-encounter at nakita na yung text messaging, no? Meron kang insight na babaguhin itong lingwahe o hindi rin? Ganun lang naman yung telegraph nung araw. Sa bagay. Oh. Nakaranas na tayo nun eh. Wala namang nangyari. Nung araw din, simula po, yung telegraph nito, nasisira ka dito. Nakakatakot yung telegrama lang eh. Hindi ba kasama sa joke ni Rizal yun? Sa end ng El Perpustris mo, may dumating na telegram para kay Don Tiburcio. Ang basa niya doon sa telegram, sa yung hinahanap. Hindi niya alam, ang hinahanap na sa telegram, si Simon. Kaya nagdudumali isang tumakas. Yun, saka mahal kasi yun sa telegram. Uwi, papay, nanay. Padala pera, benta kalabaw. Ang dami pang pwedeng pag-usapan dito sa kanya. Parang kulang yung ano eh. Kasi tungkol sa Filipino lang na pag-usapan. I-guess natin ulit. Seryo. Bakit seryoso kayo? Akala ko ba hindi dito usapan dito? Seryoso ba? Akala ko nga may sashimi tayo dito. Nakuha niya yung cellphone ni Pinky Web. Idol talaga to eh. Diyan naman siya national artist. Baka magalit yung boyfriend. Kunyari, ano yung gusto mong huling hapunan mo? Pag kunyari ako ay bibitayin. Hindi hapunan. Okay. Malinaw na sa akin yan. Marami ka rin naging kaaway sa panitikan. Medyo naging may closure na ba yung mga issues ninyo? Wala. Kasi Keso, ikaw dahil pumanig noon sa ganitong administrasyon. Ako naman kasi, pagka mayroong mga problema na hindi ko masolve, nagtutuloy lang ako ng buhay ko. Hindi ko pinapansin kahit ano yung kanila. Dahil kung hindi ako makakapagtrabaho. In fact, yung lahat ng ginagawa kong trabaho, kaya tuloy-tuloy yan, parang record din yan ang evolution ng aking ideya at sa akin ng buhay. Hindi ako napapatali. Kaya yung problema, hindi ako maitatali. In words of wisdom, tol. Alright, mga kapatid. Virgilio Almario, National Artist for Literature. Rio Alma. At tagapangulo po ng komisyon sa Wikang Filipino. Right, sir? Maraming salamat, sir. Thank you. Sir, papir na lang, sir. Yeah.